Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagat ang Wreck na napalabas noong 2010. Ito nga ay patungkol sa isang lalaki na na-involve sa isang car accident at na-stop nga siya sa kotseng yun sa loob ng maraming araw. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang ating pelikula nang makita natin ang isang lalaki na na-involve sa isang car accident. Nakikita niya sa salamin ang naging kalagayan niya. At kita nga rin niya na sa harap ng sasakyan na yun ay may isang bangkay ng tao na nakabulag ta sa damuhan. At matapos nun ay naiyak na lang siya sa sinapit niya. Nang kapain nga niya ang bulsa niya ay nakakita siya ng ilang barya at isang piraso ng papel. Sa likod nga niya ay nakita rin niya na may walang malay na pasahero doon. Sa mga pagkakataon na yun ay di na niya alam kung anong gagawin niya. Sumunod nun ay nakita niya ang isang green mint sa sahig at pilit nga niya itong inaabot. Pero di niya magawa. Naiisip naman niyang buksan ang glove box at doon nga ay nakita niya ang isang flashlight at dalawang posporo. Nang sumapit na nga ang gabi ay naisip niyang buksan ang headlight para makakuha ng atensyon sa iba. Nagawa nga din niyang patugtugin ang radyo at nakinig ng mga old-fashioned na kanta. Pero maya-maya ay bigla na lamang umulan ng malakas at nagawa nga niyang makaipon ng tubig ulan at ininom niya ito. Noong una ay natutuwa siya sa ulan pero di kalaunan ay nairita na siya dahil nga sa napakalamig na ng pakiramdam niya. Kinabukasan nga ay nang magising siya ay kailangan na niyang umihi at dahil di siya makalabas doon ay umihi na lang siya sa pwesto niyang yun. Hindi pero niya magawang makalabas. Hanggang sa mapansin niya na basag ang salamin ng side mirror ng sasakyan. Kinuha nga niya ito at ginamit para tignan ang mga patay na pasahero sa likuran niya. Nagawa niyang makuha ang wallet ng isa sa kanila at nakita niya ang ID nito at siya pala si George Weaver. At natanong pa nga niya ito kung magkaibigan ba sila at kung bakit sila narito. Kinagabihan nga ay nang sumapit ang dilim ay napansin niya na parang may naririnig siyang ingay sa kung saan. Ginamit niya ang flashlight para makakita sa dilim pero wala siyang nakita. Kinabukasan nga muli ay naisip niyang umukit sa leather ng sasakyan ng salitang hello. At matapos nun ay nakita natin na ang sinulat pala niya ay hello my name is pero hindi niya ito tinapos. At sumunod nga nun ay naisip na naman niyang kunin ang green mint sa sahig pero hindi talaga niya ito maabot. Pero sa halip ay nakakita siya ng revolver sa ilalim ng upuan. Puno pa ito ng bala. At maya-maya pa nga ay nakarinig muli siya ng ingay at sa ngayon ay may isang babae ang naglalakad pababa papunta sa kanya. Tinawag nga niya ito habang nakikita niyang papalapit ito sa kanya. Tuwang-tuwa nga siya dahil sa wakas ay may nakakita na sa kanya at matutulungan na siyang makalabas doon. Sinabihan nga siya nito na kumalma at matapos ay binigyan siya ng makakain at maiinom. Napaiyak na nga siya sa puntong yun at nasabi naman ng babae na magiging maayos din ang lahat. Pero panaginip lang pala lahat ng yun. Naroon parents siya sa kotse na gutom na at nauuhaw din. At kinagabihan nga ay napansin niya na may nanunood sa kanya mula sa malayo pero hindi ito bumababa para tulungan siya. Nakita nga din niya ang isang wildcat na kinakain na ang bangkay na nasa damuhan. Nagpaputok nga siya ng baril para magawa niyang matakot ito. At ilang saglit pa nga ay nag-hallucinate na naman siya sa babaeng yun at sa ngayon ay nakasakay na ito sa driver's seat. Pero tulad kanina ay bigla na nga lang itong naglaho. At sumunod nun ay naisip na niyang kainin. Ang mga insektong nakikita niya sa sasakyan. At nagkaroon na siya ng lakas ng loob na piliting buksan ang pinto para makalabas na siya rito. Pero dahil nga sa ginawa niyang yun ay nasaktan siya ng husto. Maya-maya pa nga ay nakakita siya ng isang aso at sinubukan niyang tawagin ito. Pero bigla na lang siyang nawala ng malay. Nang magkamalay na siya ay naisip niyang tignan ang tinamo niyang injury sa leeg. Kinuha nga niya ang revolver sa loob ng kotse at nakakita siya ng isang credit card na may pangalan na Raymond Plazzi. Maya-maya ay nag-hallucinate na naman siya at sinabi nga ng babaeng yun na yun ang pangalan niya. Matapos nun ay naisip niyang taliyan ang bali niya sa paa. At habang nakabukas pa nga rin ang radyo ay nakarinig siya ng balita na kung saan sila Raymond George at isa pang lalaki na nagngangalang Eric ang wanted di umano sa naganap na isang bank robbery. Dahil dun ay naisip niyang gumapang papunta sa likod at nang tignan niya ang trunk ng kotse ay naroon nga ang mga perang nanakaw sa bangko. At matapos nun ay napaupo na lang siya habang iniisip kung anong dapat na sunod niyang gagawin. Naisip na niyang akyatan ang bundok hanggang sa nakita niya na may isang tao na papunta sa kotseng nag-crash. Kinuha nga nito ang mga bag ng pera doon at nanghingi siya ng tulong sa kanya pero hindi naman siya pinansin nito. At dahil doon ay tinutukan niya ito ng revolver at nagawa naman ng lalaking yun na matutukan siya ng isang shotgun. Pero naisip na lang nito na tumakbo at iwan siya doon. Bumalik nga siya sa kotse at nakita niya na may naiwan pang isang bag ng pera doon. At bigla na lang siyang nagkaroon ng flashback sa kung anong nangyari.
Nakita naman natin na bumalik na ang aso at habang tinatawag nga niya ito ay tinitignan lang siya ng asong ito. At kinagabihan nga ay naisip niyang sunugin ng ilang pera para maging pangsiga para magkaroon ng init at sa mga puntong yun ay nagawa na niyang makain ang green mint na nakita niya. Nag-hallucinate na naman siya at naisip nga niya na baka isa itong bank teller sa bangko na nanakawan. Pero bigla na nga lang lumapit sa kotse ang wildcat at nakita natin na hinailan nito papalabas ang katawan ni George. Kinabukasan ay pinatibay niya ang pakakatali ng binti niya at na-imagine na naman niya ang babae na pinagmamasdan siya habang hirap siya sa kalagayan niya. At nakita naman natin ang aso na tila nagiging guide niya kung saan ang tamang daan. Nagpatuloy nga siya sa paggapang hanggang sa makaranas na naman siya ng hallucinations. Naririnig na niya ngayon ang ilang mga boses at sigawan. May mga flashback nga din sa kung anong nangyari sa pagnanakaw. Napasigaw na nga lang siya dahil sa mga nakikita niyang yun. At habang patuloy pa siya sa paggapang ay nakita niya ang isang bag na may mga painkillers at agad niya itong ininom. May ilang pagkain at tubig nga din doon. At sa puntong yun ay nakita natin na nilapitan siya ng isang aso at pinakain nga din niya ito. At kinagabihan nga ay nakakita siya ng isang cellphone malapit sa puno pero ang problema ay wala itong signal. At sa punong yun nga ay nakakita siya ng ilang mga buto at isa pang bangkay ng tao. Nagmadali siyang umalis sa lugar na yun hanggang sa magsimula ng umulan. At nang tumila na nga ang ulan ay nagsimula nang tumalab ang mga painkiller na ininom niya. Nagagawa na niyang makalakad ngayon at nakarating nga silang dalawa ng aso sa isang ilog at uminom nga sila mula rito. Maya-maya ay nakita na naman niya ang babae na pinagmamasdan siya. At matapos nun ay naisip niyang tumawid ng ilog. Pero dahil nga sa lakas ng agos ay tinangay siya nito. Nagpalutang-lutang na lang siya hanggang sa magawa na niyang makaahon sa ilog. At sa puntong yun ay hawak-hawak pa rin niya ang cellphone na tila di nagagana dahil nabasa na ito. Nagpatuloy nga siya sa kanyang paggapang ay sumapit muli ang gabi at nagsimula na muling umulan. Samilong nga siya hanggang sa makarainig siya ng mga aso na nagtatahulan at may mga ilaw nga din ng flashlight ang nakikita niya. Sinigawan niya sila pero hindi naman siya narinig ng mga ito. Nilabas na nga niya ang revolver at papaputukan na sana niya ito para makuha ang atensyon nila. Pero bigla na lang hamarang ang babae. Hindi nga siya nakapagpaputok pero nang mawala na ang babae ay nawala na din ang mga taong nakita niya. Kinabukasan ay nakita siya ng aso at ginising nga siya nito nang dilaan nito ang mukha niya. At matapos nun ay nagsimula na muling maglakad ang aso at sinundan nga niya ulit ito. Nakita nga natin na umiinom pa rin siya ng painkillers hanggang sa magawa na nga niyang makaakyat na mataas na lugar. Pero bigla na lang niyang nakita ang sasakyan na pinanggalingan niya kanina. At doon niya napagtanto na umikot lang pala siya. Maya-maya inilapitan muli siya ng babae at hinaplos nga nito ang buhok niya. Sinabihan niya ito na umalis na siya at sinakal pa nga niya ito sa isip niya. Pinaputukan pa nga niya ito ng revolver. Pero tulad kanina ay imahinasyon lang niya ang lahat. Matapos nun ay habang nakaupo siya ay naisip niyang umalis muli para makalabas doon. At isang gabi nga ay napagtanto niya na ubos na ang painkillers na iniinom niya at tapos na siya ngayon. Puno na ng galos at sugat ang kamay niya dahil sa ginawa niyang mga paggapang kaya naisip na lang niyang talian ito para magawa niyang makapagpatuloy sa paggapang. Sa mga puntong yun ay nagagawa na niyang kausapin ang sarili niya at nasabi nga niya na napaka-stupido ng ginagawa niyang ito ngayon. Hanggang sa mag-collapse na lang siya at makita niya ang kalangitan habang nasisinagan ng araw ang mukha niya. Pero maya-maya ay dumating na muli ang aso at tinatahol nga siya nito. Matapos nun ay tumakbo na ito at naisip niya na sundan kung saan ito nagpunta. Hanggang sa makita niya di kalayuan ang wildcat na malapit na sa kanya. Nagawa na nga niyang makarating sa isang man-made track at tinitignan niya ang paligid kung nasundan ba siya ng wildcat. Kumapang nga siya sa gilid ng kalsadang ito at nakita niya ang isa pang bangkay ng tao habang hawak-hawak ang isang bag. Tinignan nga niya ang bulsa nito at napag-alaman niya na ang lalaking ito ay si Raymond Plazzi. Dahil doon ay nagkaroon siya ng mixed emotions at nagsimula nang magkaroon ng ilang mga flashbacks. Nasa labas siya noon at nakita niya ang naganap na bank robbery. At matapos noon ay naalala na lang niya na nasa isang kotse niya habang nakikipagtalo sa babae na kanina pa niya nakikita. Sumunod noon ay nang matapos na siyang mag-grocery ay nakita niya ang babaeng yun na nakaupo sa isang bench hanggang sa biglang tumunog ang alarm ng bangko. Nang biglang may tatlong armadong lalaki ang lumabas. Nagawa nilang mabaril ang security guard at na-hostage nga siya ng mga ito. Nakita naman ng babae ang buong pangyayari at sa ngayon nga ay sinakay na siya sa kotse at nakita natin na sinubukan ng babaeng yun na habulin sila. Nang bigla na lang dumating ang wildcat kaya naisip niyang itulak ang bangkay para ito ang kainin nito. Kinuha naman ito ng wildcat at hinaila ito papunta sa kagubatan.
At habang papalubog na nga ang araw ay himala namang gumana ang cellphone at nagawa nga niyang tumawag sa mga pulis at sumunod nun ay na-rescue na nga siya ng mga ito. At sa huling eksena nga ay bago sila umalis ay natanong ng lalaki kung nakita ba nila ang aso. Pero nasabi ng pulis na wala siyang nakitang aso at siya lang ang naroon pagdating nila. At habang paalis na nga sila ay nag-seatbelt siya hanggang sa maalala muli niya ang nangyari. Nasa kotse na nga siya kasama ng mga magnanakaw at nag-seatbelt din siya doon. Ang isa nga sa kanila ay tinututukan siya ng baril sa ulo. At doon nga ay nakita natin na sinubukan niyang agawin ang steering wheel dahilan para mawala ng kontrol ang driver at mag-crash ang kotse nila sa isang kagubatan. At sa mga puntong yun ay naalala na niya ang lahat at naupo na lang siya doon habang naghihintay na makauwi na siya sa kanila. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.